Kakol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan na like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para ma-update sa ating mga susunod na video uploads. Kagaya. Ngayon mga kakol, pakita natin yung ating fully custom na Suzuki Every Wagon Sporty Edition All-Wheel Drive T6E Engine 660cc 63 horsepower. Tapusin natin yung video mga kakol para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong sita. So tara, check na natin. So yan mga kakol, ito yung kulay ng ating unit is pearl white. Meron tayong Every Wagon emblem. Meron tayong Sporty Edition na grills. Meron tayong ilaw na nilagay bisa request ng ating owner. LED po yung ating fog lamp, park light, signal light. Meron tayong DRL lights dito sa gilid mga kakol. Ayan. So dito, left and right, kompleto yan. Then dito meron tayong nilagay na winch. So yung winch natin is nasa 3,500 pounds. So yan po yung winch natin, powered by SR Performance. Ayan. So dito meron tayong solid na bumper para makabit natin ng maayos at matibay yung ating winch dito sa harap mga kol. Then dito sa ilalim meron tayong stone guard dito. Ayan, makita natin para protected dyan sa ilalim natin. Ayan. Then sa ilalim din merong mga ilaw yan na nilagay. Ayan. So meron yung mga pailaw dyan. Then dito meron din tayong hook dito kung sakaling pang towing, or meron din siyang towing bar dito, or yan o. Ayan. Then dito mga kol, sa gilid meron tayong 14 inches mud terrain tire. Ayan, makita natin, naglagay tayo ng spacer. Ayan, lifted po ito ng 2 inches, kaya 14 inches mud terrain po yung nakabit natin na tulay, gulong. So yan, dito rin mga kol, makita natin meron tayong customized na fender. Yan po yung customized natin na fender. Then dito meron tayong chrome side mirror with lights. Ayan. Then dito fender light. Then dito window trim, makita natin ito Suzuki emblem sa ating chrome handle. Yan po yan mga kol. Then dito, yan makita natin stainless window trim din, chrome handle. Ayan. Then dito customized din na fender dito sa likuran. Yan matte rin. Yan yung ilaw dito sa ilalim natin, natin nilagay dyan. Ayan, dito meron tayong pull na top load carrier. Japan original po yan mga kol. So birang-bira lang po yung ganyan na top load carrier na Japan original. Then sa itaas po, nandyan po yung ating spare tire na 14 inches. Yan po yung request ng ating owner na kanyang spare tire. Ayan, dito meron din tayong ladder mga kol, para kung akyat tayo dun sa spare tire, o meron tayong mga cargo na ilagay dyan sa top load carrier, madali lang po. Ayan, dito yung tea light natin, nakatayo na po yung ating park light, signal light, reverse light, at saka brake light natin. Meron din tayong third light dito mga kol. Yan, wiper. Din dito meron tayong gas tank sa likuran natin. Yan, meron din tayong dalawang lock. Ayan, so social na yung lock natin, pang overlanding na or pang off-road na talaga yung mga lock natin. Wala na tayong bracket dito, so nag-upgrade na tayo ng mga ganitong lock. Then dito meron tayong customized na step board dito sa likuran. Ayan, yan po yung plate number natin. Ayan, reverse camera. Ayan, so dalawang reverse camera sa dashcam po yan, at saka sa stereo. Meron din tayong hook dito. Then yan, ito yung ating muffler, napakaganda, powered by SKS muffler. Napakaganda ng tunog niya. Mga street pipe na po yan mga kol, delete muffler na po yan. Ayan o, so yung mga ilaw natin, meron tayong mga pailaw dyan sa ilalim. Ayan, so napakaganda tingnan yan, lalo na pag gabi mga kol. Ayan. So dito meron tayong third seat dito sa likuran. Ayan, ito yung third seat natin, stereo. Tingnan natin yan. Dito, ayan, power slide yung ating unit. Makita natin yan. Yan po yung third seat natin. Kasya po yung dalawa or tatlong tao dyan, depende sa laki. Pero I'm sure tatlong tao magkasya po yun dyan.
Yan, dito makita natin, meron tayong headrest, armrest, yan. Meron din tayong cup holder. So ito yung design na napili ng ating customer, naka VIP concept. Yung ceiling din natin, naka VIP concept na din, mga kol, makita natin. Yan, ang ganda. Then meron din tayong fan dito, extra fan sa ating uluhan ng driver. Yan dito, brand new din yung ating mating. Yan, meron din siyang auto step yung ating unit. Yan, kita natin. Yan po yung auto step ng ating unit. Basta double power slide mostly is merong auto step, pero minsan din merong mga double power slide na walang auto step. Yan, no? Napaka ganda ng ating unit. Dito makita natin yung jack, tie wrench at saka riser natin. Then dito all power, power window, power mirror switch. Yan po, auto fold. Yan, yan, functional, left and right, function po siya lahat. Then dito, mga kol, makita natin yung ating digital temperature gauge, dash cam, 9 inches Android stereo. Ayan, naka LED na din yung ating room light dito. Ayan, yan o, napakalamig ng kanyang aircon. Then dito, mga kol, back to original po yung kulay ng ating dashboard. Ayan, napakaganda. Ayan, napakalamig ng aircon ng ating unit. Din dito, meron tayong overdrive switch. Ayan. Ayan, yung mga pailaw sa interior. Marami yan. Yan po yung request ng ating customer dito. Yung mga switches sa mga ilaw dito sa loob. Ayan o, makita natin. Ayan. Angat lang. Then ito, angat. Ayan. So, fog lamp switch. Ito yung fog lamp switch natin. Power slide switch, auto step switch, long face sa ating mga power sliding. Yan, patayin muna natin yung makina natin. Ayan, yung power slide natin, functional po siya. Yung remote natin, left and right po yan, wakol. Yan, functional po yung mga power slide switch natin or remote natin dito. Makita natin dito, meron tayong mga extra key para po ito sa ating gas tank container dun sa likuran. Ayan, no? Long press lang natin, lalabas yung ating auto step ng ating unit. Ayan, no? Ayan, diba? Napaka angas po ng ating unit. So, check natin yung makina natin. Ayan. Ayan. Ooh. Steering wheel is original. Ayan. So, ayan. Ayan, dito. Ito yung makina natin. Yung makina natin is Q6A engine, 660cc. 63 horsepower. So turbo po ito, mga kol. 4 speed automatic transmission. Yan yung mga kagandahan nitong mga unit ito. Kasi very powerful, kahit 660cc lang yung ating makina, pero kayang-kaya po yan sa mga akyatan. Yan. So subok na yan namin, kasi yung mga ganitong unit na iakyat na namin ng Baguio. Dalawang beses na kami umakyat ng Baguio, Kinon Road at saka Marcos Highway yung dinaanan namin. Kayang-kaya po yan, mga kol. So yan, makita natin dito yung ating intake manifold, throttle body, alternator, din yung ating aircon compressor, ATF gauge, yung ating sa engine oil, dito tayo mag-check air filter, din yung ating air ECU, nandyan po yung ECU natin, mga kol. So yun, all in all, fully customized po yung ating unit. So yung ganitong setup, mga kol, is umabot po siya ng 490,000. Medyo may kamahalan po ito, mga kol, kasi yung ganito is matagal gawin, din lahat ng mga upgrade is medyo mahal din. Ayan, so yung basic setup nito is 300,000 pesos. Umabot po siya ng all in all, kasama yung mga upgrades, umabot po siya ng 490,000. All in na po yan, mga kol. So, kung gusto mag-order ng ganito, ayan, so alam namin yung ganitong unit is hindi siya pangmasa. So, ito lang, yung ganito is sa mga hilig lang sa mga customized at sa hilig ng ganitong unit na napaka unique at saka napakaganda. So titingnan natin yan, oh, napakaganda. So yan lang muna yung ating
vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming YouTube channel, sa Facebook page namin, Surplus TV, sa aming TikTok account, Surplus TV by Dudong Laagan. Ayan, sa personal Facebook natin na Dudong Laagan Surplus. So, maaari po kayong mag-contact doon or mag-message or contact sa aming contact number na 0920-3394-607. So, yan lang muna siguro yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan ni like, share, and subscribe. Then, click na rin ang notification bell para lagi updated sa mga susunod na video uploads. Okay. Ingat po mga kol, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.